Say hello. Ito si Tali. Tingnan nyo yung mata ni Tali, oh. Ganda, no? Haba pa ng bilik mata. Pungay, pungay. Bango-bango ng baby ko. Amoy baby. Sarap ng baby, mama makalista. Amoy baby. Ayun na, dumating na sina AC, sina Blessy, sina Jasmine, sina Sharon, sina BJ. Nakapila na sila. Mama Kulista, pagkatapos ng napakabiyayang pagsamba sa lokal ng Honolulu, ay dumayo nga kami dito sa Boots and Kimos. Isa ito sa mga famous na kainan dito sa Hawaii. At huwag niyong kakalimutan na isama ito sa bucket list niyo, Mama Kulista, kapag kayo ay mamasyal. At talaga namang pinipilahan dito ang kainan na ito, Mama Kulista. At dito pa lang sa labas ay kinukuha na nila ang order dahil sa sobrang dami ng tao, talagang pipila ka. Hindi rin pwedeng magpa-reserve dito, Mama Kulista. Kailangan kapag pumunta kayo dito ay kompleto kayo dahil hindi talaga sila tumatanggap ng reservation. Napaka very accommodating naman ng mga staff, Mama Kulista, at napaka babait pa nila. Talagang yung service talaga, thumbs up talaga ako, Mama Kulista. At ito na nga ay tinitignan na namin yung menu. Nag-order na kami, kasama pa rin namin dito sina Ninong Art, sina AC, tsaka sina Ninang, and then sina Blessy, sina BJ, sina Charlene, sina Mami, tsaka syempre ang buong pamilya. At in-invite ko nga din pala si Daryl. Si Daryl ay siya yung kumuha na sa amin ng picture nung nasa pagsamba kami sa lokal ng Honolulu. At nalaman ko nung pagdating niya dito, Mama Kulista, ay naka-uniform siya ng military. Isa pala siyang sundalo dito sa Hawaii. Si Daryl De Silva. Hindi naman nagtagal, Mama Kulista, ay nakapasok agad kami at bumungad sa amin talaga kaagad yung mga memorabilia na pwede mong maging souvenir na mabibili mo sa kanilang restaurant. At saka may pagka retro yung loob ng restaurant nila, Mama Kulista. At makikita mo talaga dito yung talagang mga larawan, mga design na talagang makikita mo na nasa Hawaii ka. Yung mga inilagay nilang mga display sa loob ng restaurant ay masasabi mo talaga na nasa Hawaii ka talaga. Ayan na nga, at binigyan na namin ng upuan si kapatid na Daryl, na isa pala siyang sundalo, at ayan kasama ng mga ibang mga kadiwa din dito na galing sa Minchimbri. At yan na nga, at hinihintay na lang namin yung aming order, mga makulista. At hindi nagtagal ay dumating na ang mga order namin. Ang pinaka-famous nila dito ay yung kanilang pancakes, mga makulista. Mayroong kondensada ito sa ibabaw niya. At talaga namang napakasarap. Talagang hindi ka mauumay. Ayan, hawak-hawak na ni Ate Sia. At talaga namang inawakan pa ni Isaiah. Ayan o, dinila-dilaan pa ni Isaiah. Matamis, mga makulista. Paborito niya. Pancakes ito na parang kagaya din sa Pancakes and the Rocks sa Australia. Pero mas masarap ito. Itong dressing niya talagang. Yung kondensada. Hindi ko maintindihan kung ano yung lasa, mga makulista. Pero talagang napakasarap talaga. At syempre, hindi pwedeng hindi namin ipatikim kay Tali yung pinakamasarap na pancakes dito, mga makulista. At dumating na nga yung order ko na corned beef omelette. Medyo hindi ako ganong nasarapan dito sa corned beef omelette nila, mga makulista. Dahil mas masarap nga ang corned beef sa Australia. Yung corned beef na galing sa New Zealand. Pero pwede na rin. Pero out of 10 siguro, hindi ko maipapromise na nasarapan talaga ako. Pero kung ikaw ay nandito sa Amerika at hindi ka pa nakakatikim ng corned beef sa Australia, ay talaga namang masasarapan ka. Mga makulista, kumusta kayong lahat? Kakatapos naming mag-breakfast doon. Masarap yung kinain namin. Ano pangalan ng kinainan natin? Boots and Kimos. Boots and Kimos. Ano siya? Parang mga all-day breakfast sa atin sa Australia. Masarap yung pancakes nila. Tapos yung ibang mga omelette nila. May corned beef. Ako hindi ko gaano trip yung corned beef.
kasi mas masarap ang corned beef sa Australia at sa New Zealand. Pero yung the rest, masarap naman. Ngayon, papunta kami ngayon sa Museum ng Iglesia ni Cristo dito sa Honolulu, Hawaii. Bali yung pupuntahan namin, yun yung unang dako kung saan idinaos ang pagsamba noon ng Ka Eduardo nung binuksan ang unang pagsamba dito sa Honolulu, Hawaii. Pero bago dyan, ipapakita ko muna sa inyo yung view na maganda na madadaanan natin papunta doon sa museum. Samahan nyo kami today, mga makulista. Sobrang ganda, tignan nyo. That is the view. Woohoo! The best. Panalong panalo. Kakanan na tayo pala. Grabe. My goodness me, oh. Did you see the mountains here? It's beautiful. Woohoo! Dito tayo, ayan oh. Kanyohe, Kanyohe, Makas. This is amazing. Ha? It's amazing view. I know. May nasiraan na namang baske. Pangatlong bus na yun ha, na nasiraan sa daan. Grabe naman ang mga bus dito. Ganda yung mga view. We're going to the museum. Oh, the church. Yeah. Where we first held the first worship service outside the Philippines in the West. 55 years. The one that we're